Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Patuloy sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawagin guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang napapakataas ay ibababa, at ang napapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. At muli sa panahong ito ng Kwaresma, tayo po ay inanyayahan na magbalik loob sa Diyos, magsisi sa ating mga kasalanan. Ito ang panawagan sa atin ngayon na mapagnilayan natin ang ating mga nagiging mga pagkilos. Tayo ba ay nagiging mabuting halimbawa? Sa panahon natin ngayon, marami po ang self-proclaimed influencer, no, dahil sa kanila po mga ginagawa, no, na angat nila na dahil maraming followers, maraming likers, subscribers, meron na silang kumbaga karapatan, no, na magsalita, may karapatan na silang mag-endorse. Parang ganun yung nagiging mentality ng panahon natin ngayon. Na hindi natin napapansin ay nagkakasala tayo, lalo tigint, nadadala natin sa pagkakasala ang mga tao. Kaya ngayon, pinakauna na pinapaalalahanan ni Jesus ay ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mga pinagkatiwala ang mga siwa sa simbahan na kanya pong itinatag. Kapilindidinan ni Jesus na huwag tutularan ang mga ginagawa ng mga eskriba at pariseyo. Imbis na makatulong na maipaunawa ang kautusan ng Diyos, imbis na mas maging magaan para sa mga tao ang pagsunod at pagtupad ng kautusan ito, sila pa ang nagiging sanhi para mas maging mahirap sa tao ang lumapit at sumunod sa Diyos. Kabilin-bilinan niya na huwag silang tutularan. Gusto lang nilang pakitang tao, gusto lang nilang pinapalakpakan, gusto lang nilang napapansin ng mga tao. Pero sabi nga po dito, ni daliri nila
ayaw nilang galawin. Yung pa-picture lang, kumbaga, no, sa termino natin. At sino ang mga ito sa panahon natin ngayon? Kaming mga pari. Kailangan suriin, kamusta ba, no? Kamusta ba yung aming lifestyle? Kamusta ba yung aming mga nagiging pag-uugali? Kami ba na dahil naging pari, nagkaroon ng kapangyarihan, otoridad? Kami ba? Ako ba ay nagiging bossy? Ako ba ay nagiging diktador? Ako ba ay nagiging pahirap lang? Kaya minsan, di natin masisisi. Maraming tao ang lumaalis ng simbahan dahil sa amin. E pananagutan namin iyon, isang malaking kumbaga responsibilidad namin iyon na haharapin namin sa Diyos. Hindi akin ang simbahang ito. Hindi at walang sino man sa amin ang dapat na mag-claim akin ang simbahang ito. Kaya gagawin ko kung ano ang gusto kong gawin. Minsan di ba namumblema tayo, no? O kayo kapag nagpapalit ng pari, kung ano yung ginawa ng isang pari, buburahin, aalisin, magpapagawa ng bago, magpa-fundraising na naman ulit. Kaya nagiging mabigan, no? Maya-maya hingi sa tao, tapos makikita ng mga tao yung lifestyle namin, yung ginagamit namin, sinusuot namin. Kaya nagkailangan mas maging maingat. Hindi naman naiintindihan ng lahat ito, no? Na kung paano siya nagkaroon, ano, bakit ganyan ang damit niya, bakit ganyan ang gamit niya. Pero bahagi, no, ng aming responsibilidad din na maging, yung tinatawag natin, magkaroon ng prudence o yung prudent sa aming mga ipinapakita. Hindi ko alam kung naranasan ninyo ito, naguguluhan ba kayo sa aming mga pare, na imbis na mapabuti kayo, nagkakasala kayo dahil sa amin, dahil sa akin. Ito yung paalala ni Jesus unang-una sa kanyang pinagtatiwala. Pero sabi din naman niya, sana kayo. Kayo ng mga nakikinig, kayo ng mga sumusunod, huwag kayong aalis dahil lamang na iskandalo kayo sa pari. Yung umaalis sa simbahan, tumatalikod sa pananampalataya dahil lamang sa mga nasa simbahan. Lalong-lalo na kami. O, lalong-lalo na dahil sa amin. Kaya nga kailangan din ninyo, no? Sabi nga, pakinggan ninyo yung mga itinuturo, mabuti yon, tama yon. Huwag nyo lang titingnan yung kanilang ginagawa, yung kanilang mga buhay, no, yung lifestyle nila. Pero yung salita ng Diyos, yung turo nila, tama yon, pakinggan natin. Doon nga lang tayo nahihirapan, no, na sumunod kapag si Father magaling lang magsalita yan, pero hindi natin nakikita. Si Father maayos lang yan sa misa. Pero kapag wala na sa misa, malayo talaga eh. Hindi na re-reconcile. Kaya nga sabi, no? We need to walk the talk. Isang challenge din sa amin na talagang maging authentic din sa sinasabi at kinikilos. Mahirap magsabi ng magpatawad kayo, tapos yung pare, kapag mayroong parishioner o membro hindi pinapatawad, mahirap i-reconcile. Pero muli, no? Paalala sa atin, gawin natin kung ano ang kanilang tinuturo at sundin ang mga ito, pero wag na wag tutularan ang mga mali nilang ginagawa. Wag na wag natin sasabihin, eh sila nga eh ginagawa. So, kung mali ang ginagawa, wag na wag tutulan. Amen?